Pushmates, tonight may makakasama tayong isang idol pagdating sa kantahan at biritan. Dahil sa kanyang mga karanasan at tagumpay, pinatunayan niyang there is timing for everything. First time here on Pushbets Live, please welcome ang pinakaunang Idol Philippines Grand Winner, ang pop princess of this generation. Please welcome Zachary Demarana! Hi Zep, welcome on Pushbets Live. First, kamusta si Zepan ngayon? Sobrang okay na okay and medyo busy pero carry. Yun naman talaga. Pero ito, first congratulations Zep, dahil ang pangarap kong pangarap mo ay meron ng more than a million stream, yes, sa Spotify. So pati na rin ang bawat daan with Evidence. Yeah, po, maraming salamat po sa lahat ng nagsistream ng pangarap kong pangarap mo and bawat daan. Chef, so, in a span of like 3 to 4 months, grabe na yung naging boom ng career mo. Anong nararamdaman mo? Super blessed and grateful sa taon na to kasi ang daming bagong experiences and blessings na binibigay sa akin ni Lord. So very... Wow. Unbelievable. Grabe talaga. At isa sa mga blessings na yon ay ang yung paparating na major upcoming solo concert, diba? Yeah. Ano ba ang preparation sa ginagawa mo? Sa ngayon po, nagsistart na ako mag-aral ng mga songs na kakantahin ko sa concert and yung mga production numbers with the guests. Wow, ayun na nga. Speaking of the guests, diba? Ano naging initial reaction mo nung nalaman mo yung set of guests na makakasama mo dahil talagang bigatan ni Mr. Jean, Moira, Eric, and then noong press con, in-announce na makakasama mong ating popstar. Yun nga po, nung una, sobrang thankful na po ako dun sa set of guests na na-confirmed agad, yes, na makakasama sa concert ko. Pero nung nalaman ko po nung press con na kasama si Ate Sarah Geronimo, sobrang parang sabi ko magiging sobrang memorable itong, wow, night na to kasi lahat po ng ilan po sa mga idol ko sa music nandun sa concert ko at magiging part ng concert, wow, ko. So parang grabe na lang talaga. Talagang dream lang concert parang na, okay na, okay na po. Zep, saan part ka ng iyong upcoming concert pinaka na-excite? Sa production, sa mga guests, sa mga costume na isusuot? Siguro since first major concert ko po siya, excited po ako sa lahat ng mangyayari. Simula una hanggang huli kasi gusto ko po talaga na maging memorable siya at mas maging memorable din siya sa tao na lahat, yes, nanonood. And siguro yung isa sa mga nakikita kong best part ng concert is yung mga kasama ko, yung mga idols ko. Yes. Pero ito, Zep, syempre, isa sa ina-admire sa'yo ng mga netizens, pati na rin ng mga judges nun sa idol, ang yung pagiging great storyteller dahil talagang 16 pero yung mga kanta tumatagos niya sa puso namin, sa mga manonood. Paano mo ito pinaghahandaan, mga ganong kanta? Nung bata po, hindi pa naman ako ganun kagaling mag-story tell pag kumakanta. May mga tao pong binigay si Lord sa akin na tinulungan ako para ma-enhance ko yung ganung parang pag-story tell, lalo-lalo na po nung idol. Sobrang kunyari, meron po kaming mga rehearsals sa ABS. Meron pa akong after parang rehearsals pa na personal. Like, nag-take ako ng acting. Not naman po yung acting na iyak-iyak, pero more on parang understanding the true meaning of the song. Kasi yun po yung pinaka-importante para ma-deliver mo. So yun po yung isa sa mga naging pinaka-mahirap na training as compared sa dance and sa vocal training. So, yun po. Sobra akong thankful sa mga tao na yung natumulong sa akin kasi naging worth it lahat na para na-acknowledge yung paghihirap. Grabe. Naalala ko yung kinanta mo yung maghintay ka lamang. Grabe yung emotions. Yung kanta po kasi yung parang sobra akong relief, diba? Na maghintay ka lang, like be patient para sa tamang time mo. Parang para sa'yo talaga yung kanta, no? Sobrang from the heart yung, yes, song. Grabe. Pero ito naman, maiba naman tayo, Zep. Siyempre, despite of your very busy schedule, paano mo ba na ma-manage na i-balance ang iyong career at ang iyong studies? Sa ngayon po, yun, naka-enroll pa rin po ako sa school namin. And hindi ko din naman po magagawang ma-balance yun kung hindi po kung walang consideration yung school. So, very supportive po sila sa akin. Kahit ever since pa na hindi pa po ako sumasali ng idol, sobrang supportive na sila pag meron po akong mga schedules na intindihan nila na kailangan kong
mag-absent at magka-catch up na lang ako pag nakabalik na ako. So, naiintindihan nila yung situation ko. Pero ito naman, recently nalaman namin na ang pagbabalik Pilipinas ni Brian McFadden. At na-meet mo na ba siya? Well, hindi pa po kasi ang alam ko wala pa siya dito sa Philippines. Pero napakalapit na po ng concert na yan at excited na ako kasi first time kong mag-guest sa isang international artist na magko-concert dito. So, sana maraming manood. Ako for sure naman, di ba? Pero ito naman, syempre, yung mga fans talagang siniship kayong dalawa ni Jeremy Glenoga. Natawag na Jeremy, di ba? Ito ba, paano kayo nag-react dito nung nalaman nyo na talagang may mga fans na sumusuporta na sa inyong dalawa? Na nung nakita ko po yun yung first time sa Twitter after ng Iconic concert, parang na maybe part sa akin na natatawa ako na natatawa and natutuwa. So magkaiba siya. Natatawa ko kasi parang ewan po kung bakit hindi ko po na in-expect na magkakaroon ng ganung meaning yung parang yung pagsama niyo sa pagsama namin sa isa pag-duet namin. Yes. Then natutuwa po ako kasi parang possible pala yung mga ganung bagay na bigla na lang may mabubuo out of nowhere. Mm-hmm. Na parang nagsama lang kayo tapos biglang meron na kayo agad na fans club. Fans, diba? Na sumusuporta. Pero ito ba, napag-usapan na ba nyo to ni Jeremy na parang, uy, Jeremy, may fans na tayo together? Parang minsan po, pag may nakikita kami sa Twitter, tapos yung send, pinapakita namin, tapos parang nakita mo na ba to, tapos natatawa kami, parang hindi namin ma-imagine. Pero, wala naman po parang, parang hindi naman siya masyadong seryoso. Mm-hmm. Wow, talagang support lang talaga, diba? Pero ito naman, ito, pag-usapan naman natin, ang new gen champs. Mm-hmm. Si Janine Burdin at si Elanie Pag. Gaano kayo ka-close? Kasi siguro po sa kanilang dalawa, si Ella kasi yung pinaka-nakasama ko ng matagal sa The Voice. The Voice. Si Ate Janine kasi po sa TNT, so parang halos isang araw lang kami nagkasama. Pero nung nalaman po namin na i-group kaming tatlo, natuwa kami kasi parang yun nga, nagkasama-sama na po kami before. Tapos sobrang happy ako na parang pinaramdam nila sa akin na proud sila na naabot ko na din yung dream ko finally. Finally, di ba? And magkakasama pa po kami, so... Wow. Pero ito, Zek, kamusta si Janine ngayon despite of her condition? Recently, kinamusta po namin siya. Sabi niya naman, hindi pa po ata siya sure kung kailan siya makabalik sa ASAP. Mm-hmm. Pero, nagre-recover na po siya ngayon. Yes. And if I'm not mistaken, nakapag... perform na po siya ulit. Pwede na siya ulit kumanta, pero kailangan lang na parang mag-ingat siya kasi parang hindi pa po siya fully recovered. Pero we're still hoping na makabalik na siya this Sunday kasi marami din pong naakamis sa kanya. Tama naman talaga. So ito naman, Zed, kanina nabanggit mo na talagang hindi lang talaga pag-awit yung pinaghahandaan mo, kumbaga nag-acting workshop ka pa ba? Ikaw ba, like sila Miss Sarah, si Miss Regine, nag-venture sila into acting? Ikaw ba in the future naisip mo bang pumasok din sa pag-arap? Well, actually, isa naman po talaga siya sa plans ko in the future na pumasok din sa pag-acting kasi parang nasaya lang din po mag-explore sa industry na to. So, interested din po kasi before naman na nagte-try po ako sumali mag-audition sa mga teleserye. Before nakasama po ako sa Once Upon a Time na give gloves on Christmas Day yung King Spokwan. So parang lang extra na bata na namamalimo. So parang yung mga ganun experience po. Well, ngayon hindi naman po ako ganun kagaling umiyak. Mm-hmm. Pero kung mabibigyan naman po ako ng opportunity na pumasok sa pag-arte, gagawin ko yung best ko na mag-train kasi gusto ko din naman po na ma-try. Given a chance, sino ba yung naisip mo na gusto mong makasama sa isang project? Kahit naman po sino, since siguro kasi hindi ko naman masyadong, hindi naman ako ganun magkagaling mag-acting, so kahit sino makasama ko. Pero more on, gusto ko po sana siguro yung kasing edad ko, like sila Kyle. So yung mga Kadena Gintopas, gano'n. Hope Squad, di ba? Siyempre kasi, paano ako nakadena gito? So, siguro po yun. Pero ito naman, Zep, ano yung ma-advise mo sa lahat ng mga aspirants na nangangarap na magkaroon din ng spot dito sa ating industriya? Yan, sa lahat po ng mga katulad ko na dreamers na gusto yung maabot yung mga pangarap nila, huwag na huwag kayong susuko at lagi nyo tandaan na may right time para sa inyo. Yes. At gawin nyo lang yung best nyo para ma-improve yung sarili nyo and
mas may improve yung skills nyo, yung talent nyo na binigay sa inyo ni North End, dadating yung time na ma-share nyo yan at makakapag-inspire kayo ng mga katulad nyo din na mga dreamers. So, keep on fighting. Laban lang talaga, di ba? Yes. Dahil si Zephanie nga is isang living proof na talagang kung magpe-persevere ka at talagang iti-chase mo yung dream mo, maaabot at maaabot mo yan in God's perfect time.